Hello guys, meron tayong tanggap ngayon. LG. LG to. Dito. LG 24MT48AF-PT. So guys, ang problema niya is panel. Ito yung panel niya. HD panel. So kung makikita niyo kung bakit ito sinabi HD, 1, 2, 3, 4, 5, lima lang ang data. Then na-check ko na rin sa Google yung panel model niya. HD siya na 12 volt. So HD panel, 12 volt. Ang problema ko dito guys, ang available na panel sa akin ay full HD. So ito ako, meron akong full HD rito na panel. Na isal pa ko na. Ang gagawin ko na lang ngayon ay i-modify ko tong board na to. So yung out ng panel niya ay HD. Ang panel ko ay ang out ng mainboard niya ay HD. So ang kailangan kong out ng mainboard ay full HD para mapagana kayo yung panel. Kung bakit ko nasabi full HD to, pakisunga nito pre. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yung data niya. Ayan. Tapos ang supply nito is 5 volt lang. Okay? So ito guys, check natin to para makita niyo kung ilan yung out nito. Ito, check natin. Ito, kabulbul na to. So ito yung tester ko guys. Makikita nyo, nakasindi na yan. Nakasindi na yung backlight. Pakita mo, nakasindi na yung backlight. So, ang out ng panel niya ay dito pala. Ang out ng panel niya ay 12 volts. Ayan. Guys, kung makikita niyo, 12 volts yung out niyan. Pakita mo yung tester ko, pre. Ayan, 12 volts yung out ng panel, ng main board, papuntang panel. Then, yung output ng main board niya is HD. So, ang gagawin ko ngayon, guys, gagawin kong 5 volt yung out ng main board. Then, gagawin ko siyang full HD. So, ito yung dati niyang connector. Sakto naman dito. Na kung makikita nyo guys, sakto naman dyan. So, dati, dito siya nakakabit sa taas. Pakita mo ito. Ito, dati ito siya HD. Dito sa taas yan. Then, ikakabit ko na siya ngayon dito sa full HD. Sa pangalawa. Okay? So, bago ko ito ikabit, kailangan ma-modify ko muna yung supply niya. Ito nga pala yung transistor niya, natanggal ko na. Ayan. Ito yung switching transistor. Kailangan yung sa emitter niya, masupplyan ko ng 5 volt. Para lalabas sa papuntang panel niya ay 5 volt siya. Okay? So guys, ikakabit ko muna to, then pause muna natin yung video. Ito guys, dahilan ko na. Ayan, kung makikita nyo, paki-focus. Tapos kumuha tayo ng supply na 5 volt dito sa kabila, papunta rito sa switching niya. Then ito, ayan, hinihinan ko na dito sa kababa sa full HD. Ayan, kung makikita nyo, ayan, may nakasulat FHD. Then kung mapapansin nyo guys, sasaksak ko ah. Ayan, naka-on na siya. Papuntang panel, ito 5 volts na. Okay? So, 5 volts na yung out niya, hindi na 12. Tugma na to sa panel natin. Okay, so, titestin ko muna. Tingnan natin kung uubra na. Pero, dapat may imomodify pa tayo sa ano niya. Pero, try muna natin kung may display na wala. Ayan. Saksak na siya. Natin. Ayun, nag-display kaya lang dito sa baba. Ganyan siya, ayun. So, nag-display na siya, baligtad pa. Then nandito sa baba yung pinaka ano niya. So, ngayon i-modify natin yung board para mag-full HD na yung out niya. Para mag-full HD yung out ng main board.
Ito guys. So yung CPU natin ay 6841. Tandaan nyo. Ang main IC natin, CPU o MCU, 6841. Para maging full HD yung output nito, meron tayong babaguhin dito. Kung mapapansin nyo, ito yan. R550, pakipocus nyo pre. R550, pagbakante yan, at may nakalagay sa R551, ibig sabihin yan, HD yung output ng CPU o ng MCU, HD. Pero pag tinanggal ko itong R551 na yan, nilipat ko sa R550, ang magiging output niya ay full HD. So guys, ililipat ko muna. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay? Okay, paki-focus nga pre. So guys, yung R551 natanggal ko, ilipat ko siya sa R550. Okay? Yung R551 tinanggal ko, ilipat ko sa R550. So ito, tinangan ko muna para kumapit siya. Para pag inano ko, kakapit siya. Huwakan nyo guys, may higit, bakali pa rin. Ayan. Paki-focus kaya pre. Ayan guys, nalipat ko na sa R550 yung resistor. Dati nasa R551 siya. Okay? Ngayon nasa R550 na. Tingnan natin guys yung output ng mainboard. Ayan guys, full HD na yung output ng mainboard natin. Lagyan natin ng signal para makita natin. So problema na lang natin nito is baligtad yung picture. So gagawa na lang natin ang paraan yan. Tama ba? Okay. Ayan guys. So ayan na, wala akong remote ngayon, nahawa kaya. So guys, kanina HD siya. Pinalitan natin ang panel na full HD. So nakita nyo naman kanina yung resolution niya, hindi sakto. Ngayon, minodify natin yung mainboard. Ang output niya na is full HD. So ayan na, kompleto na yung screen niya. Ipipix ko na to, isi-service mode ko na lang para bumaligtad yung picture. Okay? So guys, ipix ko muna to para maayos natin to. Okay? So, konting review lang muna tayo. Kanina, ang out ng mainboard papunta sa panel ay 12 volts. So, kumuha tayo ng 5 volts, ilagay natin dito sa papuntang panel na ang gusto lang ng panel is, ang compatible sa panel na to ay 5 volts. Okay? So, then nilipat natin itong ribbon connector o flex connector. Kanina nasa HD siya. Nilipat ko siya sa full HD. Okay? So, para maging full HD yung output ng MCU natin o ng CPU natin, yung R550, kanina bakante yan, yung resistor niya nakalagay sa R551. So, pag R550 bakante, ang output ng CPU natin ay HD lang. So, pag nilagyan natin ng resistor yan at binakante natin yung R551, pinasok sa R550, doon natin hininang, magiging full HD ang output niya.
So ito guys, ayan na, full HD na siya. Okay, so guys, i-fix ko lang to, then balikan ko kayo. So ito guys, okay na. Okay na yung picture niya, naka mirror na ng maayos, then normal na uli yung TV ng customer natin. So guys, ito yung dating yung panel. Kung mapapansin nyo, sabi ko nga, lima lang ang data niyan, HD yung resolution ng panel na to. Ayan, ito yung panel model. Na-check ko na rin yung panel model niyan. So 12 volt, then HD lang ang resolution. So pinalit natin guys, full HD na panel. So ang data ng full HD guys, ganyan karami, 10, then 5 volts lang ang supply ng panel. So guys, yan, job well done na naman. Nilinis ko na rin ng maayos para pag nakita ni customer presentable naman. Ayan, so mula sa HD na panel, yung main board niya is HD lang ang output. Ginawa nating full HD, nag-modify lang tayo. Then ngayon, okay na yung TV. So guys, sana may natutunan kayo dito. Ayan guys, so huwag nyo kalimutan mag-share, mag-subscribe, i-like, saka i-click na rin yung bell icon para ma-notify kayo sa lahat ng bagong upload. Okay, thank you guys.